binabasa na nalangin si Pedro at si Juan, at sa kanilang panalangin sila'y napakatan ng Espiritu ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mahalaga ay ang namumuhay sa Espiritu. Ang namumuhay sa Espiritu ay kaiba sa namumuhay sa laman. Ang namumuhay sa Espiritu ay tunay na mamumuhay ayon sa nais ng Diyos. Ang namumuhay sa laman ay mamumuhay sa kasalanan. Sa ating mga pagbasa mong gayon, ang paanyaya sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon, hingin natin ang tulong ng Espiritu ng Diyos. Kailangang alpasan natin ang makalupang kaisipan. Mamuhay tayo sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nakakaligtaan ng marami na napakahalaga sa Santisima Trinidad. Tayo'y mahalagang humingi ng tulong ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang siyang tulong sa atin. Ang Espiritu ng Diyos sa pagpapatuloy ng Diyos na sumasa atin na hindi natin nakikita. Kung gayon, ngayong araw, mahalagang makita natin ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Pero ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin ay atin lamang mapagtatanto kung tayo ay mananalangin. Sa unang pagbasa, sa dalangin, ang Pedro at ang Juan ay napatatag sa pagpapahayag. Sa Ebanghelyo, si Nicodemo dumating ng gabi upang makipag-usap kay Jesus. Ito'y tanda, simbolo ng isang taong hindi paganon kabukas. Marahil sa simula ng kwentuhan nila ni Jesus, ang nais lamang niya ay makaalam. Subalit ang kaalaman ay kulang. Ang kaalaman ay nangangailangan ng dasal. Sa dasal lamang na ang Espiritu ng Diyos ay ating mararanasan, mararamdaman, at makikita. Kailangan kung gano'n na tayo manalangin sa Diyos, at sa paraan ito, tayo ay matutulungan ng Diyos. Tayo ay magiging bukas sa Espiritu ng Diyos. Kaya, manalangin tayo ng taimtim sa Espiritu ng Diyos. Nasamahan tayo, tulungan tayo, patatagin tayo.